Yo mga kap, welcome back. Maraming salamat po kayo nakabalik sa ating channel. Paumanin nyo na, wala tayo sa ating maliit na studio na sa nakita nyo lagi si Kai Soto sa background ko. Dito tayo ngayon sa aking dining table. At naririnig nyo yung aking aquarium. Paumanin nyo na, medyo maingay. It's 3 a.m. no? 3:30 a.m. na rito. Kaya bigay ko lang yung reaction ko. And then may laro pa naman bukas. So hopefully may bigay natin yung total na ating pakiramdam dito sa laban na to, no? Natalo ang ating kupunan, Yokohama B Corsairs versus dito sa Tokyo Albark, no? 81-75 yan. Talo po tayo. Kai Soto had a great game at with 28 minutes nagtala po siya ng 28 points. Babasahin ko na po rito at kaya makikita nyo medyo patingin-tingin ako kasi medyo late na eh, kaya hindi tayo na masyadong ano. Ito yung reaction ko talaga pagkatapos ng laban. 80% yung kanyang field goal, no? 4-4-4 sa kanyang free throws. 100% yan, kaya maganda. Rebound na Kai Soto, 6. No, hindi siya nag-double-double ngayon. I think there's some occasion na talagang malayo sa kanya yung bola. Meron din occasion na nabibitawan niya yung bola. So, again, Kai needs to get stronger with the ball. Yan. But anyway, assist meron din si Kai Soto isa. Tapos yung mahalaga yung turnover. Wala pong turnover si Kai Soto. I think meron siyang tatlong personal foul dito sa laban na to. Okay. Ano ba? Paano sila natalo? Out-rebounded po sila na kanilang nakalaban. 47 rebounds. Samantala, ang B-Corsairs ay meron lang 26 rebounds. No? Total rebounds sa buong laban. Yung 3-ball, no? Wala rin 3-ball itong Yokohama. And also yung kabilang banda, no, wala rin po silang 3-ball. Mababa rin ang percentage nila, no, 4 out of 20. Medyo maraming shot attempt ang B-Corsairs, Yokohama, versus dito sa Tokyo, which is 3 out of 13. Mas mababa yung shot attempt. So mostly yung scoring na nagawa ng Albark ay dito sa loob. Napansin nyo ba yung mga screen nila? Napakaganda ng screen na ginagawa nila dito sa loob. Laging iniipit nila si Kai Soto, sa likod. Ang screen nila kay Kai Soto, yung mga guardia nila ay sa likod. Kaya si Kai hindi siya minsan nahihirapan siya makapihit. Gawa ng tinutungkulan siya sa likod. At nakikita nyo mga screen niya, siguro mga 3-4 na beses ko nakita o hanggang 5 dito mismo sa paint area kung saan sa loob, no, sa poste. Siguro napansin nyo rin niya yung mga ginagawa nilang screen. So napakaganda yung mga ikot ng bola ng Tokyo Albark. Kaya sila mataas ang standing nila dyan sa Japan B-League. Gawa ng nakita nyo naman yung ball movement nila, yung kanilang structure ng kanilang team. Ay parang ano, parang marami nangyayari yung ikot ng bola. Hindi tulad sa Yokohama, no? Basang-basa na nila. Of course kay kay Yuki Nakamura, no? Kawamura, dumadaan ng bola tapos iscreen ni Kai, and then kapag walang available na hindi available ang alley-oop, either magdadrive to the hoop itong si Kawamura or ipapasa niya sa labas, kaya minsan naagaw yung bola. Kaya basang-basa na, puro ganoon lang makita natin. Usually nagwo-work, no, dahil nga na siguro yung chemistry ni Kai Soto tsaka ni Kawamura ay maganda na, alam na nila yung timing nila. But again, para sa akin, marami pang magagawa ito si Kai Soto. Isipin nyo, I mean, 28 points yan dito sa paint area. Usually mahirap po makaiscore ng ganyan 28 kung puro 2 points lang ang gagawin mo. Yung mga ibang players, no, nakaka-shoot sila ng 3, kaya mataas talaga yung nagiging parang stats nila pagdating sa scoring, gawa na meron silang opportunity makatira sa labas ng 3 points. Ito kay Kai Soto, puro 2 points ang ano niya dyan, ang ginawa niya, kaya napakihirap. So again, congratulations syempre sa ating pambato si Kai for a well-deserved game tonight, and unfortunately natalo po
ang kanilang koponan. But hopefully makabawi sila bukas. So mga kap, kaya kayo, suporta lang tayo sa ating pambato. Magkita-kita ulit tayo bukas sa laro nila. Ano ba sa palagay nyo? Initial reaction lang ito. Ano po sa palagay nyo ang naging problema nila nitong bandang huli? I think para sa akin, yung naging problema nila ay parang hindi nila natapatan yung energy ng kalaban nito ng bandang huli. At yung mga desisyon ni Kawamura ang nag-cause kaya na hindi nila na-sustain yung kanilang energy sa bandang huli ng laban. So yun lang mga kap, thank you so much and we'll see you again on the next video. Bye bye.